lahat dyan. Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today. Syempre, sobrang nakaka-excite, diba? Pero bago ko simulan ng lahat, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang aking latest reaction video, which is yung Lubluban Challenge ng Mardy ni Mariano at Cindy. Grabe, sobrang love trip talaga yon. And diba, sobrang good vibes lang. And yun yung pinaka-importante sa isang vlog. Yung good vibes lang talaga and masaya lang talaga. And sobrang humanga ako sa mga sagutan nila pag amin ang mga sikreto, diba? So, kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description. So, i-check nyo na yan, i-like and i-share at mag-comment kayo para sa mga susunod ko pa mga reaction video, okay? And syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta kay Amazing Janus and sa lahat ng mga reactors. Maraming maraming salamat sa inyo. Especially ang Yano Army na napaka-solid talaga. Grabe, thank you so much. Lahat ng mga fandom, Mardy, diba? Marzel Nation, lahat. Lahat ng mga fandom, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat, okay? So, for today's reaction video, guys, ang gagawin natin is yung pinaka-latest nila, okay? So, sobrang na-excite din ako na gawin to kasi, grabe, no, ang bilis nila mag-upload and sobrang natutuwa ako kasi napaka-bilis, napakarami kaagad nilang vlogs na ginagawa ni Mariana at ni Cindy and mas okay yan para at least continue yung support natin and continue yung kilig, diba? So, for today, ang gagawin natin is yung mga ngarap ng magkapiling. So, ano ba yung mga pangarap nilang dalawa together? Like, magkasama sila, di ba? Maganda to kasi pag-uusapan nila yung mga pangarap nila, di ba? So, excited na ako and panoorin na natin to. Let's go! Ano naman, may tanong ako. Nung wala pa ako, ano yung mga pangarap mo? Ako, nung una, gusto ko talagang flight attendant. Flight attendant. Yung flight ko, hindi siya pang, ano, hindi siya pang flight attendant. Pang FA. So, pang lang siya na din. Pang ano dyan? Pang... Grabe siya! Grabe! Doon ko talaga to si Yano. Syempre, thank you again sa SOE Talent Entertainment for the video, diba? Sobrang good vibes na naman to. And sobrang masaya to for sure. So, yo! What's up, mga kabata? Batang hamog, diba? Nandito ako ngayon sa dating kwarto ni Mariano G. So, ayan. Nagpapahinga-pahinga lang ako. And nag-observe din ako kung anong meron dito sa dating kwarto. Niya, no? So, China oil. Ayan. Meron siyang lumang ceiling fan and ayan yung mga lalagyanan niya ng mga damit siguro dati and meron din dito. Para so, sa computer. ngayon, nandito ako kasi gusto ko rin makita kung saan siya nagkakwarto dati. Saka syempre, siguro marami din siya mga memories dito. So, ayun. So, maganda yun na pumupunta siya sa ano, no, mga yung, lugar niya. Yung, no, at least mas nakikilala niya talaga, diba? Ayun, kusina. Ba't ang dilim? Medyo madilim pa. At walang ilaw. So, ayan. Grabe, no? Pinapakita talaga nila, no? Sa vlog nila yung mga bahay, ganyan. Alam niyo yun. May mga alikabot pa. Simple electric fan lang. So, ako kasi, ako naman, never akong nagkaroon ng sariling kwarto sa bahay. Humble, no? Humble si Cindy. Simple lang din kasi ang buhay namin at parati ko rin katabi ang mga kapatid ko. So, paminsan, may mga times din na tumatabi pa ako kala mama at saka kay papa kasi sobrang family-oriented ako. Ganun. Wow! Mas gusto ko rin magandang yung kakasama yun. Ko pa sila. Family-oriented. Saka itong kortina na to, madalas ko siyang nakikita sa mga vlogs dati. So, ano rin lang medyo ako. Familiar. Curious din. Yung curiosity ko nandun din. So, ayan din yung luma niyang ang swerte lang ng mga nakakatabi pa yung nanay at tatay sa pagtulog, di ba? Usually, medyo awkward na yun pag medyo so, ano ka na. Pero iba hindi nahihiya. If I'm not mistaken, si Ate Riza. Kasi si Mariano, naka-room siya dun sa kwarto ng mga boys with mat-mat and then din. So, ayun. Sa amin naman kasi,
mas gusto ko rin yung may kasama ako sa kwarto kasi ano ko eh, medyo matatakot eh. Medyo matatakot din. Halata, halata ako kay Cindy. Ano, walang kasama. Mas gusto ko yung pasok. Sino ba naman yung gusto ng walang kasama? Syempre gusto natin may kasama tayo sa kama. Tapos ka naman. May kasama sa kama! Ano lang mo kanta? Ano? Someone like me. Wow! Hindi nga. Uy, magkakaroon siya ng panibagong cover. I'm so excited. Ayos lang naman ito. Kamusta? Anong ginagawa mo dito? Ito, tinitignan niyo yung dati mong kwarto. Ayun, medyo, ano lang siya, simple. Pero, feeling ko naman na, ano, medyo, siguro memorable din sa yung kwarto na to. Marami akong nandito, babe. Marami akong karanasan. Ano yun? Marami akong memories. Like, what? Gusto mo yung kwento? Syempre. Okay, upo tayo. Ayan na. Ang mga naranasan ko dito sa kwarto na to, nung dito pa ako, nagutuman. Umpisahan natin sa... Dito, sa paghiga. Dito, babe, pag umihiga ako, di ba? Nakikita nyo, guys, yung higaan. Yan, ayun yung ulo. Ayun yung ulo. Di ba yung ulo yun, babe? Hindi ako din umulo. Ito ako. Pabalik ko. Dito ako matulog. Pag gano, pag nasumpungan akong tamarin matulog dito sa ano, sa kama. Kasi sumasakit yung likod ko dito eh. Ay, baliktad. Di ba ito malambot? Dapat oo, punsan ka sa may malambot, comfortable. Mas gusto ko yung matigas na part. Nahimigas. Kasi sa mas malambot. Reminded matigas. Tapos pag may ano, natamad akong matulog dito, hihiga po ako dito sa hig. Sa cemento. Actually, masarap humiga sa sahig kasi malamig eh, so, diba? Yung iba guys, sa sahig na hihiga. Natutulog sa may parket. Yan. Kasi, mas gusto ko kasi... Eh, kasama na sila dyan. Natulog na sila together. Higan. Kasi nasanay ako, alam niyo naman ito dati, natulog ako sa kalsada. Pwede, ano, huwag mo, hindi nilalamigan, gano'n. Siyempre, di ba kapag gano'n? Nilalagyan ko siyang ano, sa, ano sa tawag din, babe? Sa pen, or banig. Sa pen. Tapos, dyan ako kahiga. Tapos, pag umaga na, tatay na ako. 6. Dito, hindi nahihiya si Yano na sabihin yung nakaraan nyo, which is sobrang nakakabilib and sobrang ang humble. Ganyan dapat, no? Tumitingin pa rin sa pinanggalingan. Pero dati ba may ilaw yan? Dati may ilaw yan. Yan kasi ano, napundi yung ilaw dito, babe. Tapos, kinuha ko yun dun. Nilipat ko dyan. Para magka-ilaw. Kasi yun dun, ano, dun talaga yan sa CR. Yung ilaw dito, sa CR talaga siya. Pero nakakatakot kasi din sa CR, di ba? May mga matatakotin talaga sa mga maditilim. Sa totoo lang, babe, di ako natakot dito sa kwarto na to. Balik to tayo kasi ako medyo ano eh. Medyo matatakotin ako siguro. Pag babae, may ina talaga loob. Pero hindi ko naman nila lahat. Pero ako, pa, mostly talaga. Babe, nung mga ano, mga nagawa namin mga short film, dito din namin ginanap. Oh, actually, may mga napanood nga ako before. Ano, oo. Curtains. Purple. Alam niyo nga na, sikat. Hinila ko siya. Sa baba. Hinila ko yung paa niya. Tapos nauntog siya. Dito yun. Ito yun. Sa baba ng... Close na ba si Cindy? Kila Kat, kila Lexi. Hindi ko pa ulit nakikita si Lexi. Nabigla mo yung hila sa kanya? Hindi. Yung hindi siya agad yung muko. Ay, basta ka kasi hila. Basta, ayan yun. Hala! Hinalingan dun ha. Ganda ng pagkaka-edit ha. Napaka-suspense. Tapos horror yung peg talaga. Akala ko tuloy. Horror film ba yan? Horror short film. Oo, horror film. Tapos nauntog siya. Hindi naging comedy film. Eh kasi naman nakagano'n. Dapat yung puta. Short film namin na yun, ano? Salamin. Yun. Kailan niya ginawa yun, babe? Ano? Parang yung mag-uulat. Mag-Halloween? Malapit. September yun. Tapos, guys, ayan, panoorin niyo po yun sa YouTube. Check ko nga yun, hindi ko pa tayo napapanood.
Umanap ko doon ako, si Kat, tapos si Lola Hugotera, tapos si Ma'am Annabelle, siya po yung doon, white lady. Ito yung ano, doormat, yung pinangilap. Napakakalma ng boses talaga niya, ano, ano. Hinila ko to, ay nandito siya, tapos hinila ko yung paa niya. Ito yun, ito yung ginamit ko. Anong reaction ni Ate Kat noon? Di naman siya nagalit? Nasaktan ba siya? O natawa? Ano? Eh kasi acting yun eh. Part of yung role niya talaga yun eh. Mga short film lang dito yung ano, meron pa isa. Di talaga naiwasan yung mga accidente. Friendzone. Anong story ng Friendzone? Friendzone. Gumanap the Friendzone na baka? Ginanap namin yun kasi sikat, may kaibigan siyang galing sa Manila. Mm. Tapos pinakilala niya ako. Mm. Best friend ko sikat dun sa short film. Sa short film. Tapos pinakilala niya yung kaibigan yung babae sa akin. Mm. Tapos hanggang nahulog yung loob ko dun sa babae. Mm. Wow. Lagi na lang nahuhulog loob mo yan, o ah. Dapat lang, short film. Bakit? Kaya tuloy si Cindy. Sinasabi ko na yung mga hulog-hulog loob na yun eh. Ay, yan pala yun. Toro! Oh! Ang macho naman pala eh. Oh! Diba? May padibdib. Ang bongga ng editing nila, diba yung ibang klase yung nagsusot nito, nagtitake ng mga video, ginagalingan. Ang dumi naman ng lababo. Diba? Di malambinas. Yan si Mariano. Ang bilis maghilamos yan. Simpleng lalaki. Hindi kagwapuhan. Pero GTSS. GTSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Nag-away kami. Ba't kayo nag-away? Anong plot twist? Ba't kayo nag-away? Kasi ano... Hindi ko alam nun na sikat pala may gusto sa akin. Wow! Iba? Sa akin nun. Ah, hindi mo. Parang hindi ka naging aware sa feelings mo. Mm. Tsaka hindi niya sinabi. Dami niya nilang vlogs na nagawa. No? Ikaw ba? Dami niya na-experience sa mga... Pagbabay ano, gusto sa yung tao, gusto mo. Gestures o dinadirect ka na, ay gusto kita. Ganun. O yung nagpapadama-dama lang. Ganun. Anong mas gusto mo? Rekta agad? Yung ano? Direct to the point. Hindi. Gestures. Bakit? Mas feeling. Kasi ano, siyempre, hindi mo naman malalaman sa isang tao kung gusto ka niya o hindi, di ba? Malalaman mo yan kung may palagi kanya dinitin. Sabagay! Ay, may point! Sa kilos na. May point. Your action speaks louder than words. Tama naman. May point. Tsaka, pero, huwag yun ang patagal eh! Kung gusto mo, sunggab agay! Ganun! ako lang naman. Nagsiselfity ako. Bakit naman? Sinasarili ko yung mga problema ko. Pero may point dun siya, ano, sinabi niya. Yung upuan ko dito na parang pang office. Mm. Pero nandito na to dati pa. Mm-hmm. Parang nga siyang ano yung table sa computer shop. Sino na ngayon natutulog dyan? Siya pa din. Nagagalit sinasabi ko. Tapos nag-away kami ganun, pinag-araparap kami. Tapos ano, nandito ako, nalulungkot, iniisip ko yung mga ano, problema. Tapos dito, dyan ako, sumuko. Tapos ano, cellphone lang ako. Habang ano, yung mundo ko. Alam niyo si Cindy guys, salatang parang lumilipad good yung... listener. Like parang pag kinuwentuhan mo, kasi, ano, dinadamdam niya like pinapakinggan niya talaga yung sinasabi. Mahiyain ako. Ayokong makipag usap sa mga kasama ko dito, yung mga nagtatrabaho. Dati kasi dati siguro ganun na. Tsaka alam babe, dati talaga dito. Ako lang talaga mag-isa dito. Mm. Ano, wala akong nakakausap dito. Siyempre siguro hindi pa ako sanay sa itong work. Mm. Kaya nag-a-adjust pa, diba? Ah. Actually, ganun kailangan mo mag-adjust eh. Especially pag hindi ka masyadong confident sa sarili mo. Parang ganyan talaga yung ma-feel mo. Like, may iya ka. Sa kanila, hindi ko sila ginakausap. Mm-hmm. Pag umakain sila doon,
Lalabas ako dyan, sisilip ako. Tinig mo sila. Tapos, yayain nila ako. Papasok ako dito. Naiya talaga ako. Grabe, no. Makayalabilo? Oo. Bakit naman? Siyempre, ano, siyempre, bago-bago pa lang. Pagbago kasi ganun talaga, you need to adjust pa din, di ba? Yung buhay ko nandito, parang feeling ko isa akong alien. Aww! Totoo yung sila. Ano ba yan? Yan yun eh. Tapos pag ano ba, nakahiga ko dito, makakapulong din ako sa dami ng mga iniisip. Oy, di ba yun yung sinabi ni ano nga? Alam mo, babe? Sandali nga lang, i-post ko lang dito bago niya magtuloy. Alam niyo guys, di ba yun yung sinabi ni Angel dun sa may part na yung parang umiyak siya, like yun nga na sinabi na si Yano daw. Sinasabihan nga daw siya yun na parang alien nga daw siya. Kasi nga daw, wala nga daw ko siyang kausap, nagsiselfie. And then that time, si Angel yung nandun sa tabi niya that time, di ba? Which is, di ba, ang sarap lang din sa pakaramdam kasi yung taong mahal mo, no, nandoon pa si Angel lang sila pa yung nandun lang para sa kanya. So, di ba, kahit ano pang sabihin natin, 'di ba? Meron mang bago na si Yano, like si Cindy, 'di ba? Si Angel naging part pa rin ng buhay ni Yano na may magandang na ibigay sa kanya, may magandang na idulot para kay Yano, like nandiyan to support, to protect, 'di ba? Ipagtanggol, 'di ba? Huwag nating kalimutan yung mga ganung bagay kasi and it's part of memories na rin yan na hindi talaga natin makakalimutan kasi malaking bagay talaga yun dito sa puso natin, di ba? So, ituloy natin. Dumating ka? Ayan. Ha? Lumiwanag yung buhay ko. Kasi nagkakala. Lumiwanag ako. Lumiwanag ako yung babae nga na. Yung mag-aalaga sa akin. Tapos, yung iintindi sa akin. Yung tutulong sa mga problema ko. Aayosin yung ayos sa problema ko. Paano mo naman nasabi na ako yun? Anong naging basis mo? Ganda ng mga usapan nila, no? Kasi, diba, nakaka-strong yung ganyan. Di ka spread sa'yo, private. Tapos nagsabi, kahit nasa taas ka na, always keep your feet on the ground. Yes. Dapat alam mo pa rin kung paano bagay. Sa mga be humble lang. Pag dapat marunong kang lumingon sa pinanggalingan. Yes, kasi, that's correct. Hindi ka makakarating sa paroroonan kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan. So, lahat ng tao ay may pangarap. Ikaw may pangarap ka, kaya ka nakarating dito kasi pinagpagod pa yun. Ito, oh, yun. Super true. Super. Inalingan mo na naman, Yano. Ikaw, ano? Ako kasi, natapos na akong grade 7. Ikaw, anong year ka natapos? Ako, undergraduate ako ng third year college, BSBA, under marketing management. Business ad ako, marketing management. So, business woman ka pala? Sana all business woman. Pero hindi ko kasi siya, kumbaga, na pursue pa. Pero, next year, may balak naman ako na ituloy kasi since at mas pandemic, okay yan siguro, yung nakatapos at paka-graduate CP. Okay na siguro. Ituloy mo yun, i-push mo yan. Maging ano muna tayo, mas i-prioritize muna natin yung health, ganun. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag i-prioritize ang studies. Lahat naman tayo dapat. Dapat natin tapusin yung totoo. Mga pag-aaral natin kasi ayun lang yung papamahal. Ang matured ng ng utak ni Cindy doon sa part na yun natin. Alam niya na yung pasikot-sikot, which is maganda yun as a as a person. Okay yung ganung personality. Ano ba yung pangarap mo? Ako, marami akong pangarap. Pero hindi ko sasabihin na na pangarap kita. Kasi, pag sinabi ko na pangarap kita, parang hindi na siya kumbaga hindi na siya convenient sabihin. Kasi kung talagang pangarap mo ng isang tao, di ba dapat mas mapakita mo sa galaw mo, sa actions mo. Sa kilos, mag-makeup, magtiyaga. Kasi, paano mong, kumbaga, paano mo mapapagtagumpayan ang isang bagay kung hindi ka gagawa ng paraan, kung hindi ka gagawa ng moves, di ba? One step at a time. So ako, ang pangarap ko kasi, mabigyan ng magandang buhay ang family ko. Unang-unang family ko. Napaka-mature ng utak ni Cindy dito. In fairness, ha? Ginagalingan ko, girl. Gamitin ba yung kung ano yung meron ako, kung ano yung binigay sa akin, para matulungan ko sila. Hindi yung
Ayaw kasi na habang buhay si papa, si mama nagtatrabaho. So, ako bilang ako yung pangalan sa amin. Mas gusto ko yung tumulong sa amin. Sobrang kami, malaki pala responsibility si hindi kasi ano siya kapatid, eh. So, pinakapanganay pala. May pagkukulang sa akin. Gusto ko yung mga kakulangan sa akin maranasan ng mga kapatid ko kasi mga bata pa tsaka mataas na pa. Galing, matured ang utak and fairness. Akin, sa pamilya ko. Tsaka, syempre, pangalawa, sa ating dalawa. Kasi, gusto ko, marami pa tayong bagay na mapagtagumpayan ng magkasama. Sana talaga magtuloy-tuloy. Hindi lang yung mag-i-stick tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Gusto ko mas araw-araw may progress. Araw-araw may improvement. Totoo yun! Tama eh! Diba? Dapat talaga may progress talaga. Nag-grow talaga siya dapat everyday. Ako nung una gusto ko talagang mag flight attendant. Wow! Kaso, yung height ko, hindi siya pang flight attendant. So, parang lang sa mabig. Pang ano dyan? Pang... pang conductor na char. Sinubukan ko na... ibukas yung sarili ko sa pageant, sa modeling, ganun. Pero, hindi din umabot kasi height din ang requirement. So, ayun yung naging barrier, kumbaga, naging hadlang kung bakit hindi dapat ko... Dapat kasi talaga nagtatry tayo ng iba. Like, hindi kung hindi ito yung ano yung gusto wish ko. Natin pero, or yung field natin, kailangan natin mag-try ng iba. May binigay sa akin ang Diyos na siguro... May plano talaga siya na hindi ka para dyan. Yes! Ang galing mo dun, girl! Aww. Totoo yun! So, diba? May meant to be. Kumbaga, may meant naman, for you. Ikaw naman, anong pangarap mo diba? Nung wala pa ako? Ako, mga pangarap ko nung wala ka pa. Pangarap talaga mga pilot. Pilot. So, bagay kayo, MA, tsaka pilot. Tingnan na ako. Piloto. Hindi, parang talaga maging piloto kasi hindi ko natinig yung pag-aaral ko. Kasi dahil sa ano, kakulang ko sa, ano, yung, mas tawag din ba? Alin? Pag ano, sa school magbabayad ka. Tuition. Yung may binabayar sa school. Tuition fee. Yung mga ano, mga papel. Mga paperworks, mga projects. Mga modules, bakit? Tuition fee. Tuition. Di sumasakto yung pera ko. Ah, okay. Kasi, parang sa... Dati kasi, dalawa yung priority. Priority ko yung family ko. Diba? Tapos priority ko yung pag-aaral ko. Babe, basta ang papangako ko lang sa'yo. Pangako na to, ha? Yung maging decision mo, o... kahinat mo ng desisyon mo, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Yes, naman. Ka, maging maganda man o hindi ang sitwasyon nating dalawa, nandito lang ako parati para umalalay sa tabi mo. Aww. Ay, sana all. Lansan lang sa tabi. At yun na nga, guys. So, i-end na namin tong video na to. Magandang vlog po. Nag-usap silang dalawa, okay. Diba? At least, at sana pag-open sila pa sa isa't isa about sa dreams nila, sa mga at nangyari, karaan nila, diba? Pasasaya ahead. And if you like this video, pampastrong please ng relasyon yun eh. Don't forget to subscribe our YouTube channel, SY Talent Entertainment. So, ayun na nga, natapos na naman yung video for today and sobrang, ano eh, sobrang may lesson tayo na makukuha dito. Like, diba, may mga kanya-kanya tayong priority na kailangan unahin. So, like, yung kay Yano, hindi siya nakapag-aral, hindi siya nakapagtapos kasi mas pin-priority niya yung family niya, which is, dapat nga rin naman unahin kasi, diba, ang study nandyan lang yan eh, ba? Diba? Makakapaghintay yan eh. Kahit nga anong edad, pwede mag-aral. Iba nga, nakaka-graduate kahit matanda na eh, ba? Diba? Pero yung family, ba? Diba? Yung family kasi parang ang hirap niyan pabayaan. Like kung meron kang pangangailangan para sa family mo, kailangan mo talagang unahin yan, ba? Diba? Lalo na kung kailangan. Which is reasonable talaga na maiintindihan talaga, ba? Diba? And ganun talaga dapat, ba? Diba? And si Cindy, no? Sobrang napaka-matured ng utak dito. Like, alam niya na kung ano yung mga decisions na pwede niyang gawin sa life niya. Alam niyo yun. And as a
panganay, 'di ba? Napaka-matured ng utak, which is dapat talaga ganun yung mindset mo, like alam mo na kung ano yung gagawin mo, alam mo na kung ano yung pwede mong gawin for your future, 'di ba? Kasi ano eh, dapat talaga iniisip mo na 'yan habang may career ka pa, habang nandyan pa yung career mo. Kasi pag wala na yan, parang ang hirap na yan galawin. Ang hirap na niyang palakihin pa, di ba? So, kailangan talaga ngayon pa lang. And bago pa lang yung isip mo dapat, okay na. And nakikita ko kay Cindy talaga na malaki din at malayo rin ang mararating ng bata na to. Kasi iba yung utak, iba yung galawan ng utak. Which is talagang iba, nakakabilib yung mga ganyan. And sa isang relasyon, importante yung pinag-uusapan yung mga ganitong bagay kasi mas nagiging strong talaga kayo, di ba? Kailangan maging open kayo sa isa't isa para at least alam nyo kung saan kayo pwedeng makibagay, kung saan kayo okay, kung saan kayo hindi okay, di ba? So, ayun na nga! Maraming salamat for today! And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone! Bye, guys!